Tapos na kayo, mga anak ko. Matala, medyo mahina ngayon tinig. Matala, maaari ka bang sumigaw ng kahit kakaunti lamang? Ayan, ayos na pa mga anak. Ayos na ho. Ayos na ho. Tapos na naman kayo dito mga anak. Ayos lang ho, ay mabuti ho kami. Ay kami ho pala, Bathala, ay iyong pinatawag. Ano ho ba ang may paglilingkod namin sa inyo? Ayun, pinatawag ko kayo mga anak ko. Dahil ako'y nangangamba sa parating nakadiliman dito sa ating bayan. Yun ay ang pagdating na aking kapatid, si Satipa. Yung kapatid na si Satipa. Bathala, ay sa napakahabang panahon natin magkakasama nila sumalaki eh. Tila ngayon ko lang nalaman na kayo pala'y may kapatid. Sa totoo niyan, bibigyan ko kayo maikling kwento patungkol sa aking kapatid. Lahat ba na nandito ay nabasbasan na? Ah, siyang tunay ho, Bathala. Eh, maaari ko bang malaman at ang mga kapatid na sa Lamanguero patungkol dito sa nagangalang inyong kapatid? Itong si Satipa, aking kapatid, ay patagal kaming namuhay. Ayon sa malalim na kagubatan noong unang panahon, ating bayan, buhay kaming dalawa. Ako, si Mero, ang sinasamba, Bathala ng araw. At si Satipa naman, aking kapatid, ang Bathala ng pulang buwan. Kami magkapatid mula pa noong una, mga anak ko. Pagkasamang pinangalagaan ng mga hayop, alaman, at mga nilalang sa paligid na inyong pinapangalagaan. Ako ang nagdala ng liwanag at init sa mga puno at lawa. Habang ang aking kapatid naman na si Satipa ang nagbigay ng malamlam na ningning tuwing gabi. Pulang buwan. Kung papapansin nyo sa ating bayan eh, yung mga pagbabago, nakarang araw, dahil yun na ang senyales ng kanyang pagdating. Paggala ng makanyang mga nasasakupang mga mangkukulam, tama ho ba? Isang tunay. Kaya pinatawag ko kayo ngayon dahil sa pagbabago sa aming samahan. Sa aming dalawang pagbabago. Pagbabago, tulad ng ano yan, Bathala? Siguro, marahil aking anak, maintindihan mo. Huwag kayo nagkita na. Dahil ako'y nangangamba talaga sa pagkakataong ito. Dahil alam niyo naman siguro mga anak, iniibig ko kayo. Lalong-lalo na ang kaharian ng mga mortal. Kayo ay tinuring kong mga anak. Pagsamba niyo, ay para bang nagbigay sa akin ng kakaibang liwanag, lalong-lalo na sa aking pagkatao at kaluluwa. Bilang kapalit, makikita niyo naman ang inyong pamumuhay bilang salamangkero ng ating bayan. Laki ang itinalaga ko sa inyo para gampanan ang tungkulin dito sa ating bayan. Ito naman, yung pinunong shaman ay alam niyo ang mga pinasok niyo at ito pa nga aking anak dito. Ay alam din ang mga pinasok nila. Tama ba? Tama. Maaari ba kayong tumayo dyan, mga kapatid? Kaya tumayo na. Nire-respeto ko ang iyong paggalang sa akin. Ngayon, sa pagdating na nga yung kapatid na si Satipa, kahit na kami magkapatid, ako pa rin ay nangangamba. Dahil siya ay kinakain, matinding inggit. Alam niyo naman, ay sumasamba sa akin. Ngayon, sa kanyang pagiging Bathala ng pulang buwan, palagi siyang nakatali sa dilim, lalong-lalo na sa gabi.
Ayun, kung alam niyo naman ang papyaw na kwento, hindi siya binayaan ng kanyang... hindi siya binayaan. Binayaan na mag-anak. Anak ko. At marahil sa pagkakataong ito, gusto niyang hatiin ang pagsamba sa inyo. Ang pagsamba sa mga batangan. Ngayon, nasa sa inyo na yan. Bibigyan ko kayo ng kalayaan. Tulad ng pagbigay ko ng kalayaan, kayo sumamba sa akin. Ngunit ito lang ang sasabihin ko sa inyo, mga anak ko. Kung natutuwa at nagagampanan nyo ang taus-puso pagiging salamangkero. Away, silbing lakas ito na pagpili sa inyo o pagpili ang matatahakin yung landas. Ngayon ang aking kabatid, wala na sabi ko kanina, nababalot, nanginggit, at kadiliman ang kanyang puso at lalong-lalo na ang kanyang anyo. Ang kanyang pulang liwanag ay unti-unting naglaho. At siya'y nakulong sa walang hanggang dilim. Ayun mga anak ko, tulad ng sabi ko kanina, re-respeto ko ang pagsamba niyo sa akin. Ngunit sa kanyang pagdating, huwag sana, bigyan pa rin liwanag ang inyong mga puso kung sino man talaga ang inyong paikinggan. Taharapin. Mahati at aanib sa samahan ng mangkukulam. Ano bang mga kakayahan ng mga mangkukulam? Barahalang meron. Ang anak ko, hindi ko masasagot sa ngayon at nararamdaman ko na ang kanyang pagdating. Dapat ba kaming maghanda, batala? Ay, maganda, mga kapatid. Meron. Ay, kapatid. Sinan. Pumipakita. Ang mga pana. Ang mga pana. Yan ba? Ikaw ay umarap sa aking mga anak at harapin mo sila. Ang buong aw. Umarap ka ngayon at iharap sa kanila. Ito yung layunin. Mero. At ang kanyang mga anak. Hihintayin mo pa ba ang itinakdang panahon para ipakilala ko? Nakakalungkot. Oh, aking kalungkutan. Naganap pa ako ng paraan upang kunan ang kawalan sa aking puso. Meron bakit ganon? Ikaw ay nababalot ng kadiliman at hindi ko hayaang aking mga anak ay sumunod sa iyo, ngunit bibigyan ko sila ng pagkakataon. Pero ayokong ibalot mo sila ng kadiliman at kasamaan. Bakit ikaw lang ang dapat sambahin, Meron? Bakit? Ano bang kasalanan na ginawa ko? Bakit ikaw lang ang pinagkaloob nito? Hindi kita mapipigilan sa gusto mo mangyari. Kundi ang nais ko lang sana ay huwag mo nang idamay ang aking mga anak. Kasi mulat sa pool, ay ginampanan nila ang pagiging salamangkero nila at pagsama nila sa akin. Kasi sa kanila na yan kung anong desisyon ang kanilang tatahakin. Ako lang naman ay naparito. Dahil paano na lang sila sa dilim? Ako ang gumagabay sa mga anino. Kung palagi na lang ikaw, mapapahamak din sila sa dilim.
Pero taglay nila ang lakas ng kanilang mga sarili. Puso nila ay may liwanag. Aking ginagabayan sa araw-araw. Di ka pa rin nagbabago. Pero tinalikuran mo ang iyong kapatid. Di kita tinalikuran, kapatid. Hindi ko lang nagustuhan yung mga pinapakita, lalong-lalo na sa iyong pagdating. Ikaw ay nababalot ng kadiliman. At hindi ko hayaang mangyari yun sa aking mga anak. Kaya ba nilang igilan ang nararamdaman ko? Rahil ikaw ay lumakas sa pagkakataong ito. Mas malakas, ngunit hindi ka pa rin mananaig, aking kapatid. Ang iyong lakas ay pinagkukunan diba? Lamang ng mga hayop. Ayun mo sabihin sa kanilang maharapan na... What? Subukan niyong gamitin ang iyong mga armas. Subukan ninyo. Subukan ninyo. Sige, itama nyo sa akin. Yan ba, yan ba? Huwag nyo kaming subukan ba? Dito, mga mangkukulam. Respeto mo ang kanilang natapakan. Yun, sabihin mo sa kanilang harapan, ang iyong pakay. Kung ano talaga ang iyong intensyon sa aking mga anak. Alam nyo, ano bang itatawag ko sa kanila? Mga anak? Hindi kami makakapayag sa gusto nyo. Hindi makakapayag. Hindi nyo lang alam. Ako, ang bathala ng pulang buwan, ay nagbabantay mula sa mga ulap sa itaas. Hindi nyo ba alam na ako ay isang dating diyosa? Ngunit ako ay iniwan ng aking kapatid. Isa lang ang tinatawag naming batala dito sa aming lupain. Walang iba kundi si Mero. Si Mero. Mero. Si Mero na lang palagi. Si Mero araw-araw. Papaano kayo sa dilim? E papaano kung ang gawin ko ay panghabang buhay ang itong bayan na to ay hihinto ang oras sa dilim? Ikuhayaan niya, aking kapatid. Sila na magdedesisyon sa kanilang mga buhay. Sila'y sumamba sa akin at ipaglalaban ko sila. Habang buhay pa, kaya ko. Tama mo yan, kapatid. Ibigay na lang ako isang magandang halimbawa. Ginoo, ikaw ba ay may takot? Ikaw ba ay may takot? Ipinanganak kaming walang takot rito. At kung kayo bahala kaming sukulin, kami ay hindi mag-atubiling labanan ng iyong mga nasasakupan. Nasasakupan? Nasasakupan? Hindi mo ba alam, Ginoo, sa bawat araw na iyong paghinga, kami ay inyong tinatapakan ang magkabilang mundo na kung saan nanay-nahimik kaming mga engkanto at spirito. Hindi kayo natatakot. Hindi kami natatakot sa inyo. Natatakot? Hindi ka natatakot. Nako. Hindi kaya kapatid, huwag mong sasaktan ang aking anak. Hindi ako nananakit. Pinaparamdam ko lang kung ano ang takot. Wala kang karapatan saktan ang aking mga anak. Binagyan kita ng pagkakataon, ay mungkahi. Ngayon,
kadahilanan sa pagpunta dito. At ulitin mo, respeto mo kung saan sila nakatayo, aking kapatid. Madali naman akong kausap, kapatid. Ngayon, ginagawa ko marinig kung ikay natatakot. Ay, tatanggalin ko ang iyong sumpa. Masyado malakas. Batala. Pinapatawad kita. Ang akin ano ba ang... Naman. Sige, ikay magsalita. Ano ba ang inyong pakay dito? Siguro naman nakwento sa inyo ng aking pinakamamahal na kapatid ang kanyang storya. Ang aming storya na sana ay hindi niya itinago sa inyo. Ako lang ang pinagkalooban na proteksyonan ng dilim, pagbigay ng gabay sa mga ligaw sa gubat, at tagbabantay ako sa mga tahanan habang ang mga mortal ay natutulog. Sa bawat gabing lumilitaw, ang pulang buwan ay inaalay ko ang liwanag sa mundo bilang tanda ng pagmamahal ko sa mga mortal. Ngunit, hindi nila ako naaalala. Unti-unting nasaksihan ko ang pag-aabuso ng mga tao sa inyong mga nasasakupan. Sa amin din ito, ang inyong tahanan, ang inyong mga paa kung saan kayo nakatayo. Inabuso ang mga likas na yaman sa mundo. Nakikita nyo ba ang mga puno? Binabagsak na ng mga mortal para sa kanilang sariling kasakiman. Yung mga ilog ay nadumihan. Ang mga hayop ay ating iniingatan. Pero ano ngayon ang nangyayari sa mga alamat? Nasasaktan at naglalawas sa kagubatan. Wala kang alam sa iyong mga pinagsasabi. Ang mga alamat na iyong tinutukoy ay sinumpa ng aming batala na kung sinong tumaliwas sa aming paniniwala. Iyan ay karapat-dapat lamang sa kanila. Pero bakit patuloy pa rin mauubos ang mga lahi ng mga alamat? Kaya nga ng sinabi ko sa iyo, ang mga alamat na tinutugis ng mga tao rito sa bayan ay mga dating salamangkero na lumabag sa aming batas na pinatawan ng kaparusahan. Bakit ninyo ipinagtatanggol ang mga walang... Ang mga walang ano, Ginoo? Alam nyo, mga mortal, nag-ipon ako ng mga kaluluwang ligaw, mga batang nawala sa kagubatan, mga kaluluwang humingi ng kalinga. Kaya malapit kayo sa bahay ampunan. Ito ang enerhiya upang palakasin ng aking kapangyarihan ang mga mortal na naligaw ng landas ay nagsisilbing simbolo ng pagkaulila, kalungkutan, pagbigati. Kaya kung kayo ay itinakwil at numating man ang oras na yon, kayo ay sumama, sumamba rin sa akin. Yan ang hindi namin magagawa. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Alam ko, sa bawat tibok ng inyong mga dibdib,
Naririnig ko ang inyong mga lungkot, ang inyong mga namayapa sa buhay. Mga mapangahas. Minsan kapatid, di ko lubos sa kalain. Ganyan ang magiging trato mo sa mga anak ko. Di ko lubos sa kalain. Ay kayo mababalot ng kadiliman. Ako'y nalulungkot, kapatid. Na ako'y kinakalaban mo na simula ngayon. Merlo, napapakaawa ka ba? Nagmumukha kang biktima. Mga mapangahas, makasalanan, at mapagkutsang mortal. Ngayon, kayo ay bibigyan ko din ng pagkakataon na mag-isip-isip at aatasan ko kayong umanib sa kapangyarihan ng pulang buwan. Ngayong araw na to, sinasabi ko sa inyo, idilim ang kalangitan at hindi aaraw. Idilim ang kalangitan? Kami ay nanumpa kay Bathalang Meru upang maging tapat sa kanya. Kaya ako ay mananatili na sasamba kay Bathala Meru. Sigurado ko na mga kapatid din ay ganun. Narinig mo kapatid, hindi sasama sa kadiliman ang aking mga anak. Sila'y inalagaan ko. Pinakita ko ang dapat kung paano mabuhay at kung paano nilagampanan kung saan sila nakatayo ngayon. Huwag mo naman sanang sirahin yun, aking kapatid. Naririnig ko ang inyong mga sentimiento. Sa tingin mo, ang iyong mga ibang anak ay naririto? Sa tingin mo, nag-iisip-isip din ng mga yan. May mga desisyon sa buhay. At kung sakali man, ako ay tinatanggap ko ng lubos kung mapag-isipan niyong maigi kung sino ang inyong sasambahin. Maluwag ang aking baharian. Ibibigay ko ang kapangyarihan na kung saan kung meron man kayong gustong isumpa, eh, pagkakaloob ko iyon. Malis na kayo rito. Wala kayong malalason dito. Hindi niya malalason ang isipan ng bawat salamangkero na narito. Malalason. Malalason. Binanggit mo ang lason, Ginoo. Lahat ay aking taglay. Pag-ibigin mo yan. Pinabalaan kita sa huling pagkakataon. Nabanggit mo na ang dapat mong banggitin sa aking mga anak. Lubayan mo na sila. Sila man, ay pag-iisip, alam nila kung kanina sila papanin. Pinapakita ko lang naman, dahil tinanong ng isa sa inyo kung anong kaya kong ibigay, ipakita. Alam ko, ikaw pa rin ang tinitingala merong. Subukan mo, Binibini. Subukan mo. Huwag niyo kami sinusubukan dito. Subukan mo. Kami tapat sa bathala namin. Kung hindi nyo kayang tanggapin yon, ay maaari na kayong lumayo at umalis. Gamitin mo ang pana mo, Binibini. Gamitin nyo ang inyong mga armas. So tingin nyo. Paan ang aking mga anak? Tandaan mo, ikay nasa puder nila. At ang tinatapakan mo ay pinapangalagaan nila. Bigay ko ang lupain ito
para sa kanila at mapangalagaan nila yan hanggang sa huling hininga nila. Nakakalimot ka. Nakakalimot ano? Ka. Sino itong ginoong dumating? Pero sino ang ginoong yan? Saan? Mapipilitan kaming pwersahin kayong umalis rito sa aming lupain kung kayo hindi pa alis sa ngayon. Pinabalaan kita, hindi pa. Nabanggit mo na ang dapat mong banggitin at sila'y nagdesisyon na. Respetuin mo sana ang kanilang desisyon. At respetuin mo rin kung saan ka nakatayo. Respeto, respeto, respeto. Oh, merdo. Umalis na kayo dito. Hindi mo nga nirespeto. Put! Ayun nyo na. Subukan nyo. Subukan punong nyo. Punong lakay, hindi tumatala. Punong subukan lakay. Hindi kaya yan. Paparating na. Lumayo kayo dito. Umalis kayo sa lupain namin. Umalis na kayo. Umalis kayo dito. Nandadami. 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 Pakihin yung mga anak. Pakihin yung mga anak. Lumayo kayo sa lupain namin. Ubusin nyo. Ubusin nyo yung pinagkaloob ni Meru. Sisiguruduhin kong maubos ang inyong. Umalis kayo dito! Ako talaga yung sinusubukan ito ni Binibini. Umalis na kayo! Umalis na kayo dito! Umalis kayo! Umalis kayo! Umalis! Tatbing pagbigyan! Namin kayo kailangan dito! Kami ay tapat sa bathala namin. Magsilayas kayo. Lahat ang hindi kayang tanggapin ang aming paniniwala kay Batalang Meru ay hindi kabilang sa lupain na ito. Pinuno, ayos ka lang. Pinuno. Tinamaan ako ng sumpa. May sumpa ako. Batalang Meru, tingin mo kami. Magandaan pa kayo. Mag-isipan niyong maigi. Pag-isipan niyo, umalis na kayo dito! Umalis na kayo! Umalis na! Kapatid, magkikita pa rin tayo kahit anong mangyari. Ikaw... Ay, matutuos, kapatid. Andaan mo itong araw na to. Kabiyak kita, kapatid! Ang ating posad! Kung walang araw, walang buwan! Andaan mo itong araw na to, sabi pa. Hindi kita mapapatawad sa pagsugod mo sa aking mga anak. Saan mo to? Ay! Umalis na kayo dito! Binibini, ikaw ay aking minarkahan. Kayo ay aking minarkahan. Sa susunod, hindi ko kayo sasaktan. Kayo ay aking yayakapin. Ipagkakaalob ko ang aking kapangyarihan bilang makapangyarihang sa namang kero. Kami ay tapat ko sa bathala namin. Tingnan lang natin. Tingnan lang natin. Kung wala kayong magandang gagawin, lumayas na kayo sa aming lupain! Subukan mo pa ako, Ginoo. Andirito lang naman kami sa paligid. Bilang bulong, bilang gabay sa dilim. Bibigyan ko kayo ng oras at panahon. Tulad na sabi ko, habang buhay kayong nasa dilim, titigil ang oras. Lahat ng bandido ay mananaig. Pag-isipan niyong maigi. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Kami ay tapat sa bathala namin.
Respetuhin mo sila at umalis ka na, di ba? Ngayon din. Kapatid, hindi mo nga ako niyakap. Kapatid, hindi mo na talaga ako minahal. Ikaw rin naman ang may kasalanan kung bakit ako nabalot sa dilim. Kapatid. Talaga mo sa kalain. Ganyan. Piling kinalabasan. Sakim. Patitin na ka. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito, kapatid. Pagdaan mo yan. Magtuturos pa tayo. Yes, kapatid. Alam ko, mahirap para sa kanila ang mag-disyon ngayon sapagkat sila ay naguguluhan pa lang. Pero hihingi ako sa iyo ng isang pabor. Asensya ba? Sa inyo bilang mga anak ni Meron, pagbibigyan ko kayo, ako'y mananahimik panandali at dahil sa aking isang hinihiling na pabor. Masisikmura nyo ba? Ano ba yan? Na may isang mamatay sa bayan na to? Permanente kamatayan. Huwag na huwag mong gagawin ang mga hindi dapat gawin. Paggabi na! Paggabi na! Mamumula ang buwan. Nasapit na ang dilim. Ang aking katanungan ay inyong sagutin. Papayag ba kayo? Masisikmura nyo ba? Na may isang taong mamamatay. Mamamatay? Hindi, ano bang may... Ang buhay dito ay hindi namin obligasyon. Lingid sa inyong kaalaman. Dapat pilitin. Pagpapit. Dapat. Ano? Ihilin lang naman ako ng pabor, kapatid. Malis na kayo. Kung papaalisin mo kami, Ginoo, may mamamatay na isang tao. Ano ba ang inyong ginawa? Pilipini, lingid sa iyong kaalaman, ang albularyo at ang salamangkero ay mortal na magkalaban. Ang mga babaylan at ang mga salamangkero ay nagkaroon ng lason sa kanilang isipan. Isang matandang ermitanyong albularyo na nagpakawala sa akin, si Tatang Tomas. Siya ang dahilan kung bakit ako, ang aking kaluluwa, ang mortal, ay naghihirap. Ipinasok ako sa isang katawan ng isang binibini na halos 2 dekada na sa kanyang katawan at siya ngayon ay ang aking sisidlan. Si Binibini, ang binibining ito ay nagdadalang tao. Sino ba ang tinutukoy mo, kapatid? Diretsuhin mo na ang aking mga anak. O ang inyong pinakamamahal na punong hukom.
Ha? Hukom? Nasa'yo? Ang punong hukom? Alam mo kung bakit? Nang dahil kay Tatang Tomas, isinilyado niya ang 100 demonyo sa katawan ni Carmen nung 2 dekadang nakaraan pa. Inosenteng babae, kawawa. Ako'y nakulong sa kanyang katawan. Kaya ang aking bigati, ang aking kalungkutan ay nababalot kay Carmen. Carmen. Punong hukom sa ating lalawigan. Siyang tunay. Kaya may isang mortal na humihiling ng tulong na sana matanggal ang kanyang sumpa. Siya ay aking isinumpa dahil sa nararamdaman ko na bigati ni Carmen. Kaya kayo din, kung kayo ay nalulumbay, nalulungkot, kinukutsa, ipaparamdam ko kung sino man yun. Ang mga sumpa. Ngunit itong mortal na to ay kailangan niyang tawagin si Tomas. Ang aking pabor lamang ay sana mabantayan ninyo ang pamamahay na mangkukulam dahil sa oras na mangialam ang mga gwardiya sibil, sasabog ang ulo ni Carmen. Kapag pa namin yung pabor mo, papabayaan mo na kami dito sa aming lupain at hindi mo na kami gagambalain pa. Sandali. Ano bang kapalit nito? Kapalit nito? Sige, binibini. Ano yun? Ano yung gustong sabihin? Suma. Kapag ginawa namin yung pabor na hinihiling mo, ano ba ang kaya mong ibigay, kapalit, maliban sa kagustuhan namin na kami ay papabayaan mo na sambahin si Bathalang Meru sa aming lupain? Ipagkakaalob ko sa inyo ang isa pang kagamitan at sa inyong pamumuhay. Ano yun? Hindi ko to sasabihin hanggat hindi ako tutulungan, protektahan ang bahay na makukulam. Sige, yun lang ang gagawin namin, protektahan ang bahay mo ng mga makukulam laban sa mga sibil. Tama ka dun. Sapagkat itong mga mortal na to ay nangangailangan ng tulong para tanggalin ang sumpa. Ang sumpa na ito ay maaalis lamang kung nariyan ang matandang hukluban na si Tomas. Ako ay papagitna sa mortal at albularyo, at kailangan ko na mga mortal napapaligid sa pamamahay na to. Tulad na sabi ko, sila rin ay pinagsabihan ko na kung gusto nilang isalba ang buhay may nagdadalang tao, huwag na huwag silang makikialam. Pero ang mga gwardiya sibil ay sadyang mga taksil, sinungaling. Hindi nila ito pananagutan
susubukan nilang puntahan ang aking sagradong pamamahay. Tulad na sabi ko, pag sinubukan nila yon, sasabog ang ulo ni Carmen. Pati masyado ka nang nababalot, makadiliman. Ihulubos sa kalain na mga anak ko pa ang iyong atasa na tuutusan sa pagpapako sa bagay na yan. Kanino pa ba ako hihingi ng tulong kundi ikaw lang din ang aking pinakamamahal na kapatid? Akala ko ba ikaw ay may magandang puso, may gabay, may liwanag? Bakit mo ito pinagdadamot sa akin? Kailangan kong ipagdamot ang kanilang kaligtasan, ipagdadamot ko. Inalagaan ko sila, nabuhay sila ng tapat, nabuhay sila ng maayos, at ito, mating ka. Nagkagulo-gulo na. Eh, saan mo ba kayo namin matatagpuan? Saan mo ba yung inyong tirahag? Napakamagandang tanong, Ginoong. Ika'y interesado. Ipagkakaloob ko sa iyo ang sangkagamitan. Madali lang naman ako kausap. Kapatid, ako'y mapagbigay. Baka nakakalimutan mo. Ako'y isang diyosa. Ngunit, nang dahil sa iyo, umakit ako. Inukutsa ako. Ayan sa kasamaan mo. Kasamaan? Na puso. Kasamaan nga ba? Kung sadyang tinalikuran mo ko, ika'y makasarili. Gusto mong maging masaya. Ngunit ang iyong kapatid sa kadiliman ay iyong iniwan. Narinig mo naman siguro. Mga anak ko. Sila'y nagdadalawang isip na gawin. Inuutos mo. Rahil, bigyan mo sila ng pagkakataon mag-isip ulit sa mga gagawin nilang hakbang. At sila ay binigyan ko ng kalayaan kung hanapin tamang landas at tatahakin. Huwag mo naman sanang sirain yun, aking kapatid. Dahil lang sa ating problema, gawa mo mga bagay na to. Dinamay mo pa ang punong hukom. Dadalang tao. Walang kabuang-buang. Dinamay mo pa. Sa aking kaibigan na si Tomas. Hindi kita ako mapapatawad sa pagkakatap. Hindi ko kasalanan yun, kapatid. Ang mga mortal ay sadyang sakim din. Ang inyong mga nararamdaman ay kayo din ay naiinggit. Kaya nga ako ang gabay ng kadiliman para ang inyong inggit ay mapawi. Sa pamamagitan ng sumpa sa tao na inyong ninanais. Ito'y isang pabor ng mga mortal. Sila'y nakiusap, lumuhod sa akin. Tulad na sabi ko, ako'y madaling kausap. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon makapag-isip-isip. Lahat tayo dito may kapalit. Mahaba pa ang oras. Mahaba ang dilim. Sisiguraduhin ko na ang langit ay madilim. Hanggang ay, sa inyong madesisyonan. Gaya ng sinabi ko kanina, ako at ang mga kapatid namin ay tapat kay Meru. Pero kung ang kailangan mo naman at ang hinihingi mo ay isang pabor, yun ay nakadepende kay Batalang Meru kung hahayaan niya kami na gawin ang pabor na hinihingi mo. Kami ay makikinig sa iyo panandalian para maprotektahan ang iyong bahay. Sa gabay ni Batalang Meru, kami ay tutulong bilang isang
dahil alam namin at kinikilala kanya bilang kapatid niya. Pero hindi magbabago na ang aming dedikasyon at pagiging tapat ay kay Bathala meron pa din. Pero handa kaming tumulong para sa pabor na hinihingi mo. Tama ba yun, mga kapatid? Okay. Oho, suma. Ngayon, Bathala meron. Ikaw na ang bahala kung ano bang nais mo ang ipagawa sa amin. Gustong gusto kita, Binibini. Ano uli ang iyong ngalan? Ako si Sumalakay. 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 Huwag kang mag-alala, Binibini. Nagustuhan ko ang iyong mga sinabi. Tayo ay magbibigayan. Pabor ko, pabor mo, pabor nating lahat. Kapatid, ikaw na lang ang pipirma. Pero hindi ko kayo pipilitin. Pero ang aking alok ay bukas pa rin. Ang tahanan ay bukas pa rin para sa inyo. Alam ko naguguluhanan kayo sa inyong pag-iisip. Sapagkat ako ay itinago ng napakamatagal ng aking kapatid. Pag-isip-isipan nyo maigi ang lahat ng kaya kong ibigay sa inyo. Maaari naman tayong magsanib. Kung walang buwan, walang araw. Walang araw, walang buwan. Marano, ramag asik ng lagim, kadiliman sa bayang ito na aking inalagaan. Pero... sa kalukuhan, kapatid. Nakalimutan mo kung paano ko ginabayan ang dilim. Ang mga buaya. Nasa tuwing gabi, sila lamang ay nakakaramdam, nakakakita, sapagkat sila ay bulag sa umaga nang dahil sa'yo. Hindi pata sa ibang mga hayop na wala silang kalakasan sa umaga, kundi dilim lamang. Papaano na sila, kapatid? Huwag mo naman takalikuran ang ibang mga hayop na nangangailangan ng gabay sa dilim. Pag-isipan niya ako maigi. Saan ka ba namin matatagpuan pagkatapos namin tong pag-ulungan nila Bathalang Meru? Ang inyong direksyon kung sayan kayo nakaharap ay dire-diretso niyong tatahakin, lalampasan ang kamasa. At pagtawid ninyo sa kamasa, meron kayong makikitang tore. Ito'y napakamagandang tore. Maaari kayong matulog, maaari kayong manirahan. Tulad na sabi ko, tatanggapin ko kayo ng lubos. Ang aking alok ay bukas. Ang sila'y nakapag-desisyon na, kapatid. Sila'y buo na ang desisyon nila. Ibibigay ko pa rin ang kalayaan na sila'y mag-desisyon sa kanilang tatahaking landas. Kung sila'y makikita mo, dun, sa lumang bahay na sinasabi mo, marahil nakuha mo na ang sagot ko at ang basbas ko. Ngunit pag hindi mo sila nakita doon, alam mo na rin siguro bakit. Hindi ko kayo pipilitin, huwag kayong mag-alala. Tulad ng sabi ko, at ang basbas ng inyong kapatid, bukas ang aking tahanan para sa inyo. Special din kayo sa akin. Pinagkakaalob ko rin sa mga salamangkero. Ang aking kapangyarihan, kayo ay aking tinatanggap ng buong madiliman ng aking puso
kayo ay papaunlakin ko sa aking tahanan. Ayaw niya yun. Kayo lang ang may karapatan na makapasok doon. Ay, ng kanila mga isip. Masaya na kami dito sa aming tahanan. Kami ay napapangalagaan dito at pinapangalagaan din namin ang kalikasan sa paligid nito. Naiintindihan ko, Binibini. Ngunit darating ang panahon na lahat ng inyong galit ay aking kukunin. Lahat ng inyong bigati ay aking tatanggapin. Sanay na ako sa kadiliman. Kaya kung dumating man ang araw na yon na kinakailangan niyo ng tulong upang mapawi ang inyong kalungkutan, bukas palad ko itong kukunin at ipagkakaloob ko sa inyo ang aking kapangyarihan. Kapatid, ako ay lubos na nagpapasalamat. Ako ay itinanggap mo dito kahit na pinalikuran mo ako. Sa akin magpasalamat, kapatid. Magpasalamat ka sa nangangalaga sa lupain ito. Yan ang aking mga anak. At minsan ni hindi sumagi sa utak ko na talikuran ka. Sadyang hindi ko lang nagustuhan ang landas na tinahak mo. Ang landas ng kapatid. Siguro isang magandang regalo kung kayo ay sasampalin sa akin ang lamparang ito. Ang lamparang ito ay sa akin lamang. Ang lamparang ito ay gabay. Gabay sa kadiliman. Marami akong pwedeng ibigay, kapatid. Hindi sapat ang kanilang pamumuhay. Pero, siyempre, sila ng matiwasay. Nakatayo sa kanilang mga sariling paa, kapatid. Makita mo naman kung gano'n sila'y nalalayan. Hindi na papalit ang aming katapatan para sa isang lampara lamang. Isang lampara. Kayo din ay may lampara. Ang lampara na sumasabog. Itong lampara ay naggagabay sa kadiliman. Di bale, hindi ko kailangan ng inyong mga sagot. Tulad ang sabi ko. Saan nakuha mo ng sagot ko, kapatid? Naiintindihan ko, kapatid. Ang aking huling pabor ay sana inyong dinggin. Pagtungo lang kayo diretso sa kung saan kayo nakaharap. Patungo sa pataas ng kamasa. Sa pagitan ng ilog ng Lemoyn at pagitan ng kamasa, merong isang bahay na malaki na may tore. Kayo ay mag-alay at mag-iwan ng buhaya. Kung napag-isipan nyo na, iwan nyo lang yun sa pintuan. Masya, sige. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Eh, sana walang ito ano na ang ating huli nating pagkikita. Kung wala kayong ibang balak, ay agawin lang kami sa aming bathala. Eh, wag na lang.
sana kayong bumalik dito. Hindi po kayo inaagaw. Kayo ay binibigyan lamang ng pagkakataon na magkaroon pa ng isang sinasambang Panginoon. Merong bathala ng araw sa tipa, bathala ng pulang buwan. Kung walang buwan, walang araw. Walang araw, walang buwan. Kami ay magkabiyak. Naiintindihan ko. Hayaan mo, kakausapin ko ang mga kapatid patungkol dito. Eh kung sakali ba, maitanong ko lang, kailan ba nyo, tingin nyo napupunta ang mga sibil dyan sa inyong tahanan upang kunin si Hukom Carmen? Ako ay magpapahiwatig na lamang ng isang pulang buwan. Pagdaramdaman nyo ang pulang buwan, pulang-pulang buwan na ubod ng pula, at magpapadala ako dito ng isang napakamalaking buwaya na hindi nyo karapatang patayin. Ito ay isang pangitain na ang oras ay dumating na. Siya, sige. Aasahan namin yung buwaya na yan. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Pulkas kong ban, tumipristo ang poros mo. Tambos ko. Pulkar ko. Kami ay alis na. Kayo ay malayo na. Aba, siyempre. Alis na kayo. Huwag mo kaming sigawan ng paalisin. Kami ay payapang aalis. Kung ayaw mong sumpain ka uli sa akin.